saan may mga tawag ng kaligasan na hindi inaasahan. Ay, Diyos ka po! Ano yung hindi nakakahiya or nakakadiring moments yun dahil tinawag kayo ng kaligasan or nag-number 2 kayo? In short, na-e-at kayo. Jokes kayo? Yung una ako. So ako. Sige, basta po ako nagkikwento magpahinga yan. So ito yung kwento ko. College ako na ito. College na ako nito. So, taing-taing talaga ako. Pag lunch time 'yon, so siguro kasi 'di ba mahilig ako yung malamig, tapos malamig na tubig na drink, tapos mainit yung pagkain. So one day sumama yung chan ko. So, diretso ako sa CR. Kasi dito maiyak ako. Tumain ako. Tapos pagtingin ko, walang tissue or walang tabo. Sa school yun, nasa BSU. Sorry po. Alam na. So, tumaya ako sa second floor ng Federico Hall. Doon sa mass communications. Tapos pagtingin ko, hala, walang tissue. Wala din akong papel man lang sa bag. Wala talaga. So, paano ko pupunasan yung e-at ko? Armando ko rin. Wala akong panyo. Kinuha ko yung dalawa kong medyas. Sana isa lang. Hindi. Siyempre yung unang medyas. Let me explain. Yung unang medyas, yung pangtanggal talaga ng e-at. Yung pangalawa ay pang-finish. So, may finishing move eh. Hindi ko alam kung ngayon. Hindi na, okay na. Nakatain na ako. Siyempre, nakakahiya naman kung hindi mo isusuot. Hindi! Okay lang naman kasi nawala kaming medyas, di ba? Mga babae. Ngayon, naihiyaw kasi may mga tao sa labas. Ay, paglabas o may dalang medyas. So, hindi ko naman mahabit-bit na labas. Or hindi ko naman malagay sa bag ko. Siyempre, kasi puti yung medyas yan, di ba? Or hindi ko maitapon kasi baka mamaya pagbintangan ka ako, ang ginawa ko. Sinuot mo pa din. Hindi ko sinuot. Binagasa muna. Ginawa ko, di ba? Cubicle. Nilagay sa kamila. Pagpasok ng ibang tao, tungunan ko. Mamaya, mare-mare may multo. Walang tao may tae. Ano kasi sa akin na elementary pa ako noon. Grade 4 ata, grade 5. Sira yung jam ko dahil sa jam porado, tapos malamig na tubig. Ayoko pumasok noon kasi sobrang sakit ng jam ko. Binilit pa rin ako pumasok. Kaklase ko pa noon ng ate ko. Ate ko, klase. Paano naging klase ate mo? Nagstapate mo, ganun. Hindi, patanda siya pero late lang ata. May tatak ko sana sa buwan. Nagsisimula na. Sira yung chan niya, so ibig sabihin, yun, basag yun. Medyo wet. Minalabas na. Watery. Malakot. Mayroon na ako nun, di tinuloy ko sa CR. Di pa ako marunong magugustang ng puwit ko. Si ate ko nagugustang ng puwit ko. Nagkakalawin din si ate. Totally natay. Sinadya niya to ngayon talaga doon. Inimpit ko talaga. Tiniis ko hanggang bahay namin eh. Kaya nakapag-watutuloy talaga ako doon. Ayaw pala yung huligtado ko pala yung huligtado. Madaming beses akong matay sa suot ko noon eh. Tapos tinanggal na nila yung diaper ko kasi 1 year old pa lang ang dejo. Eh yung sa akin talaga noon, to atin na atin lang to, huwag niyong pagsasabi ah. Dahil kayo nanonood. Nung bata kasi ako, ayokong parang takot ako na malalaman nilang tatay ako. Yung parang feeling ko papagalitan ako. Nakahiya yun. Oo, parang gano'n. Parang pagtatawagin ko lola ko, lola, tatay, gano'n. Siguro mga ako noon, 4 or 5 years old. Ginagawa ko, hindi ako sa CR tumatay. Naghahanap ako ng mga spot sa bahay, magtatago ako, doon ako magtatay. mga sulok, likod ng cabinet, gano'n. Natadrop akong bomba doon. Tapos, wala na, hindi na alam ng lola ko na tumayo ako, di ako papagalitan. Isipin ang pusa, no? Alam, ang lolo ko, daddy, pre, mamang, hindi na lang din, hindi ka aamin nun. Pero obvious naman ako lang yung tumatay sa bahay. Sa amin kasi, kaya yung tangali yun, dapat matutulog kami ng kapatid ko, eh nagkaharutan kami. Tapos, napupuko ako. Pinipigilan ako ng kapatid ko, siyempre nagkaharutan nga kami. Doon, malapit pa ako sa
siya. Sabi ko, di ko na kaya. Hindi umabot? Oo, hindi umabot yung poop. Hindi umabot dun, ha? Asa mo? Alaglag dun, alaglag. Sa buwana ng CR. Sa buwana ng CR. Sabi niya, sayang, di umabot. Di ba ganun? Ewan ko kung nararamdaman niyo to. Di ba minsan pag taing-tay ka na, pag mas malapit ka sa banyo, parang mas nandun yung urge na parang taing-tay ka na, the more na mas palapit. Di ba pag nasa loob? Kasi pag nasa loob ka na ng CR, yung talagang... Tumi! Sa akin, matanda na rin ako, parang ano, after pandemic ka tayo. Ay, ang lala! Recent lang! Pinaka-recent na ano, Thai story ko. Tapos nag-ano kami yun, nagsagada kasi kami. Ayan, sigada. So, pataas. Parang hiking. Hagdan eh. So, kada takbang ko, parang... Puwersa eh. Pumapuwersa ako eh. Kapag ano, nasa kalagitnaan na kami ng ano, na... Hindi naman trekking, parang ano siya eh, hagdan lang. Pababa, na mahaba. Nasa kalagitnaan na kami, no? Tapos, ang layo ng CR, sobra. So, naghanap ako ng ano, na hindi ko na talaga kaya eh. Lalabas na eh. Kasama ko yung GF ko, no? Yung GF ko yung naghugas ng ano mo? Hindi. Naghanap ako ng ano, parang damo. Munta muna ako sa gilid. Pumunta ko doon. Buntayan mo ako, sabi ko sa GF ko. Binantayan ako. May asit pa. Binantayan ako doon. Tapos, ayun, habang tumatay ako, may naririnig ako mga tao, umakyat na. Parang nagkukintuhan, gano'n. Ayoko nang mahuli ako doon, nakaupo na gano'n. Tapos, ayun, habang palapit na, umuha na lang ako ng dahon. At least ako pang pulos ko ng tao. Hindi ko pinagpulos yung medyo. Tapos nakasalubong ko yung mga umakyat. Parang wala lang. Nating ate. Sa akin halos ganun lang din yung nangyari sa akin. Pero sa akin, nasa training ako noon. Training ng taekwondo. Tuyo ko noon, pagkasipa ako kasi. Kasi pagkasipa ako talaga, dun siya muntik nang lumabas eh. Sayang ka. Nagpaalam talaga ako na, sir, labas ko muna ako sa nandagpe. Pagkalabas ko noon, syempre, wala na eh. Ang layo ng bahay eh. Doon sa pinagtitrainingan namin. Punta ako sa likod. Likod ng pinagtitrainingan namin. Eh may puno doon. Kuha ako ng isang dahon. Eh may dala ko pa yung panyo ko na puti. Pinampunas ka ng pawis. Ayun talaga, dahon muna pinampunas ko. Bago yung... Ay, uminis din ako, syempre. Yun yung puti. Pag walang finish yan, may amoy yun eh. Oo, may lang. Pinagdigit ko sila. Sabay lagay doon sa may likod ng puno. Ulit, simple. Tapos balik na ako ulit sa training kahit walang hugas. Pinalit po yung dahon sa puno ang... Wala sa akin, basic lang. Sa ano ko nun, nasa gym. Siyempre ano, hindi pa ako natatayo nun, pre. Sa biyahe pa lang ako. Nasa kalagitnaan na ako. Natagtag. Yung tipong nalalamig na ako, pre. Oh, nalalamig na yung hangin. Bigla na lang ako nga, bigla may lumabas. Siyempre, punuhan yung gym nun. Alam mo. Naman sa jeep. Taas balahibo mo. Kinikilabutan sa balahibo. Ayun na, tangan pag ano na, nung medyo buwa pababa na, pabawasan na bawasan tao. Malayo na sila. Bababaan ang maaari. Kaya doon pa sana bababa, para na. Doon pa sana ako sa kapit. Ano wala na? May naiwan pa eh. Tara, pagbaba ako, pre, sidecar talaga, magambahay. May nakita ko sa Facebook eh. May nakita ko nagpost sa Facebook na may dahi sa jeep. Baka ikaw yun! Baka sa'yo pa yun! Hindi naman, matagal na yun. Pero year 2008 pa yun. Year 2008? Kailan mo nakita yun? Matagal ko na nakita yun. Matagal na, baka nagmantya.